Hi guys, maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back to my channel. Guys, nasa harapan natin ngayon itong speaker na jewel box. Dickensy siya. Subwoofer at L-ported type. Okay guys, pakikita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Tara guys, simulan na natin. Okay guys, bago sana tayo magsimula, pa-support naman ang aking munting channel. Pa-subscribe at pa-like na rin po. Salamat po. Guys, nasa harapan ko yung mga scrap na plywood, ano? Yan yung mga tira ko sa mga nagdaang kong project sa mga paggawa ng cabinet. So ngayon guys, gagawa tayo ngayon ng speaker box na yung tinatawag na dual box or dual speaker. Parang ganun guys, ano? Kaya lang, ito guys ay gagawin natin L-ported dahil ang ating iloload ay Dickensy na subwoofer. Ito guys, nanggaling ito sa lumang video, okay? So, tinanggal ko na siya dahil sira na yung bahay nito. Ngayon, gagawa natin siya ng sarili niyang bahay na tinatawag na jewel box. At ang iloload natin ay 700 watts, no? Mega Pro at jewel boys. So, maganda ito. Pwede natin iparallel para maging 4 ohms dahil 8 ohms siya, no? 8 ohms siya, guys. Okay, guys. Samanin niyo ako. Tara. Nagagawa tayo ng dual box na L-ported. Tara, guys. Okay guys, gawa na yung isang L-ported natin, no? So, ganun lang guys yung pag-assemble ng front, ano? Ng L-ported. So, yan muna ang una nyong a-assemblein bago kayo bumuo ng kanyang box para tuloy-tuloy na siya at madali. Okay guys, gawin ko lang din yung isa, ha? Okay guys, ito na yung ikalawa, no? Guys, okay lang, ano? Kahit wala kayong nail gun, ano? Ang mahalaga, meron lang kayong, ano? DIY na wood clamp para siyang magkapit bago nyo ipako. Nga pala guys, ang gagamitin ko kung pako sa kanya, hindi itong mismong ganitong pako, no? Gagamitin ko itong mismong bala ng nail gun. So, pinirapiraso ko siya guys. Ang haba nito ay F50 or 50mm. So, pinirapiraso ko siya para siyang gagamitin kong ipampapako dito. Ito guys, hindi ko siya gagamitan ng nail gun. Gagamitan ko lang siya ng pako ng nail gun para hindi halata, no? Yung mga pako niya. So, gamitan nyo guys ng clamp. Okay? Okay guys, dako naman tayo sa pag-assemble ng box, ano? So, ito yung ating gagawing box. Ito yung pinakailalim niya. Unahin nyo muna guys, ilagay yung magkabilang side. Ito guys, ano? Isang halimbawa lamang ito, no? Ito yung kabilang side. Tapos, ito yung isang side niya, no? After nyan, guys, ilalagay nyo naman yung backboard.
no? Ito yung pinaka backboard natin. So, dun yung sa ilalagay. Bago natin ilagay yung front, yung L-ported na ginawa natin, ano? Pagkatapos nun, may kabit natin yung L-ported, yung pinaka-front niya. Ilalagay naman natin yung pinaka-top niya. Pinaka-ibabaw niya. So, guys, ganoon lang yung pag-assemble, ano? Siguro hindi ko na ipapakita kung paano ko siya nga-assemblein. Pero, madali naman, guys, masundan. Okay? Okay, guys, ayan, no? Nakakabit na siya, pero itong backboard ay hindi pa, guys, ano? Hindi pa siya nakakabit. So, inuna ko, kinabit itong magkabilang side. So, nakapatong siya dito sa ilalim natin, ano? Itong magkabilang side at ganun din yung backboard, ano? So, ito, guys, naka-insert ito, ano? Ganun din itong magkabilang side ay naka-insert. So, guys, ipapako ko lang yung backboard natin. Okay? Okay, guys, ano? Ito na yung resulta nung box, ano? Pero, guys, hindi pa nakakabit yan, ha? Kumbaga, pinatong ko lang yan. So, guys, meron yan dalawang itsura, no? Una, yung dito yung exhaust niya sa magkabilang gilid, ano? So, yung isa naman, papakita ko, guys. Sandali lang, ha? Okay, guys, ito naman yung isang, ano niya, no? Nasa gitna na yung exhaust niya. Yung una, magkabilang gilid, tapos ito yung ikalawa. So, depende, guys, kung saan ang gusto ninyo, halimbawa ang gusto nyong tularan na gawin ang dual box na ito, mamili lang kayo, guys, ano? So, ngayon, ang napili kong design ay ito, guys, ano? Para sa gitna yung kanyang exhaust. Kasi meron na rin akong dating ganyan na ginawa yung digis, ano? Kung nakita nyo yun dun sa una kong video, nandun yung magkabilang gilid yung kanyang exhaust o yung butas. So, ngayon, lalagay ko naman ngayon sa gitna. Okay, guys, ipipix ko na siya. Mapapansin niyo wala siyang pocket hole, ano? Magpapako ako sa labas kasi pipinturahan ko naman siya balang araw, eh. So, kaya hindi ako naglagay ng pocket hole. Okay, guys, assembling ko lang. Tara. Okay, guys, ito na yung apat na panggilid natin, ano? Ito yung bangga ng hangin doon sa ating exhaust, ano? So, nakat natin siya ng 45 degree, kabilaan, gamit itong ating DIY table saw, no? Maliit na circular saw. Ito siya, guys. Ito siya, ano? Okay, guys, kakabit ko lang siya, ano? Tara. Okay, guys, naikabit na natin yung apat na corner, ano? Yan yung bounce ng hangin ng ating exhaust, ano? So, kakabit ko na lang yung front. Pero bubutasin ko pa yan ng ano? Yung sa speaker handle niya, ano? Tsaka yung speaker terminal. Okay, guys, konti na lang, ano? Malapit na. At manatapos na natin. Okay, tuloy-tuloy ko lang, guys. Ito na, guys, ano? Halos konting kembot na lang, ano, matatapos na siya. Ito yung kanyang itsura. So, guys, ito yung napili kong design, ano, sa gitna yung magkabilang butas. Ganyan yung napili kong design. Dahil yung unang design, guys, nandito yung butas sa magkabilang gilid. So, meron na akong ganun, kaya pinili ko yung sa gitna yung butas magkakasalubong. Okay, guys, dako tayo sa kanyang dimension, ano? Ito yung kanyang dimension. Tapos, dadaan dito sa makipot na butas na yan. Tapos, paikot yan. Lalabas sa dito, guys, ano? So, yan yung pinaka itsura niyan, ano? Yan, guys. Dito naman sa kabila, padaan siya dito.
Palabas siya dito, guys. Ayan. Yan ang itsura niyan. Pero ito, guys, hindi pa nakakabit to, ha. Ayan, oh. Hindi pa nakakabit yan. Kumbaga, eh, ito pa lang yung ano niyan. Okay, guys, tutuloy ko na. Ilalagay ko na yung kanyang pang-ibabaw. Tara, guys. Okay, guys, pag-usapan natin itong brace, ano, sa gitna. Mapapasin nyo ito sa gitna. Yung sa akin, guys, pinaabot ko hanggang dulo. Pero nasa inyo, guys, ano, pwede namang wala ito or pwede namang kalahati lang, ano. Itong sa akin, guys, pinaabot ko siya hanggang dulo para lang magtagpo ito, ano, yung brace niya sa gitna hanggang dito. Pero, guys, nasa sa inyo, ano, pwede namang hindi maglagay nito or gaya ng ano sinabi ko, pwede namang hanggang sa gitna lang. Okay, guys, dako naman tayo sa sukat itong jewel box natin, ano, na ginawa ko. Okay, guys, itong front niya, itong lapad niya is 17¾. Gaya ng una kong ginawa, guys, ano, 17¾. Tapos yung kanyang haba, ito, guys, mula rin sa kantong ito, 19 inches. Ano, guys? So, pares lang doon sa una kong ginawa. So, 19 inches. Dito lang yan, guys, magkakaiba. Sa haba niya, mula rito, hanggang dito, guys, 4 feet yan, ano? 4 feet. So, doble ng ginawa ko, diba? Yung una, 24 inches. Ito, guys, mula doon sa kanto, hanggang dito, 4 feet, no? 4 feet na sila, kumbaga doble dun sa una kong ginawa. Ito naman, guys, dimension niya, yung L-ported niya, mula dun sa dulo, hanggang dito sa dulo niya, is 14¼. No? Guys, inches tayo, ha, inches. 14 inches and 1/4. Yan, guys. Dito naman, guys, may labasan ng hangin. Dito muna, guys, ano? Dito sa kanto niya, 2 inches. Ito yung lalabasan nito, ano? Ipagitan nito is 2 inches. Pagdating dito, guys, nasa 2 inches and 3/4. Yan, ano? 2 inches and 3/4. Pagdating dito, guys, ang ano niyan, 4 inches. Ayan, guys, oh. So, 4 inches siya. Okay? Ito naman, guys, lapad niya mula dito sa kanto hanggang kanto is 19 inches. No? So, gaya din ng dati, ano? Okay, guys, dako naman tayo sa bandang itaas niya, no? Itong lapad niya. Mula dito, guys, sa unang siding, 17¾ yan, no? Gaya nito, no? 17¾. Tapos, yung kanyang haba, guys, ay 19 inches, ano? Okay, guys, ano, gaya ng sinabi ko, pagka kayo mag-assemble ng L-ported, uunahin nyo muna yung front, ano? Yung pinaka L-port niya, ito muna nyo, iyan muna ang una nyong, sorry, guys, lumalabo yung camera ko. May kalumaan na kasi yung camera ko. Okay, guys, ano? Ito muna una yung gagawin, ano? Pagkatapos niyan, guys, ito namang box niya, ano? So, dito, guys, sa latag niya, uunahin nyo muna yung dalawang siding, no? Yung dalawang siding. Tapos, yung backboard. Yung backboard niya. Tapos, saka nyo ilagay ngayon yun, yung dalawang natin, front natin, ano, sa magkabila. Bago nyo ilagay yung pinaka top niya. Siyempre, guys, huwag nyo kalimutan din yung bounce ng hangin, ano, kasi importante yan, ano, yung bangga ng hangin, guys. Iba kasi yung walang, magkaiba kasi yung walang bounce dun sa kantuhan lang, ano. So, may dagdag din kasing impact din yan sa tunog, tsaka yung labas ng hangin. Okay, guys?
Okay guys, nakat ko na yung kanyang pang-ibabaw, ano? Hindi pa nakakapix yan, gawa ng... Lahat yan guys, hindi pa nakapix, ano? Gawa ng wala pa yung in-order ko sa Shopee. Sa ngayon guys, siguro hanggang dito na lang muna itong video. Next video ko na lang ipakikita kung paano ko siyang a-assemblein. At next video na lang din guys kung paano natin isa soundcheck, ano? So guys, maraming salamat. At huwag niyo pong kalimutan na paki-subscribe po yung aking munting channel. At paki-like na rin po. Okay guys, salamat. At ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay sumating lahat. Salamat po.